tanaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Alin na mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong luminimot, awa mo'y ihulog. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan ng karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanyang makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handa ay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito ay papawiin niya ang kalungkutan, naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ang lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik
na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa buhay ng poong mahal. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gaway ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa buhay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa buhay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan na sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lalagi akong mananahan sa buhay ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Panginoong nagliligtas sa titarating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang pilay at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Nasaan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpiraso niya ang mga iyon at binigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo po muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Patuloy po tayong nagninilay at naghahanda ngayong Miyerkules sa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o tinatawag nating Adbiyento. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang buhay ng Panginoon, lalong-lalo na kung saan siya ay nagmisyon at pumunta sa iba't ibang nayon, mapapansin natin na napakaraming milagro ang nagawa ni Jesus. At anong mga milagro ang nagawa ni Jesus sa kanyang pagmimisyon? Marami siyang napagaling na mga may sakit, marami siyang napalayas na masasamang espiritu, ang mga may kapansanan, umaayos ang kalagayan. Tila mga milagro na nagawa ng Panginoon. Pero mga kapatid, kasama sa mga milagrong ginawa ni Jesus ay ang pananampalataya ng mga taong naniniwala sa Kanya. Madalas sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na kaya napagana o napangyari ang mga milagro sa buhay ng mga iyon dahil sa kanilang pananalig. Sa madaling salita, mga kapatid, ang milagro at pananalig ay magkaugnay. Ang milagro at ang pananalig sa Diyos ay laging magkaugnay. Kaya nga, mga kapatid, sa buhay natin, karamihan naman po sa atin dito naniniwala sa isang milagro. Pero wag nating tingnan ang isang milagro na parang isang magic na kapag sinabing lalabas, gagaling, yun ang lalabas. Ngunit kasama sa milagrong ipinapapaintindi sa atin ng Panginoon ay ang paniniwala at pananampalataya natin sa Kanyang kakayanan. Kaya nga, mga kapatid, sa araw na ito, sa simula ng ating Ebanghelyo, yaan ang binigyang pansin sa kwento ng buhay ng Panginoon. Sa Kanyang pagmimisyon, maraming mga bulag ang nakakita, maraming mga pingkaw ang mga gumaling, maraming mga pilay ang nakalakad. Bakit? Dahil ang lahat ng pinagaling ng Panginoon nagtiwala sa Kanya. At sa ating pagtitiwala, sa ating pananampalataya, ang mga bagay na imposible ay pwedeng maging posible. At yun ang milagro. Yun ang kababalaghan sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay pwedeng maging posible. Ang lahat ng mga imposible pwedeng mapangyari dahil tayo ay may tiwala at pagtitiwala kay Jesus. Yun po yung una. Ang milagro at pananampalataya ay dapat magkaugnay. Pangalawang bagay, sa bandang dulo ng Ebanghelyo, napansin ni Jesus na napakadaming sumusunod sa Kanya. At marahil bakit napakaraming sumusunod sa Panginoon? Dahil marami nga siyang mga bagay na nakayang gawin. Kaya nung mga panahon na yon, maraming tao ang gustong magdala kay Jesus ng mga may sakit. Pero ano yung magandang bigyang pansin sa ating Ebanghelyong napakinggan? Sabi ni Jesus, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Nahahabag ako sa kanila. At tila, ano ang gustong bigyang pansin ng Panginoong Jesus? Na alam niya ang kalagayan ng mga taong sumusunod sa Kanya. At kung alam ni Jesus ang mga kalagayan ng mga taong sumusunod sa Kanya, siya mismo ang gumagawa ng paraan upang ang hirap at bigat na kanilang dinaranas ay maging magaan. At ano po yung panawagan nito sa buhay natin, mga kapatid?
pinapaalala sa atin ng Panginoon na kilala niya ang bawat isa sa atin. Alam ng mahal na pong Jesus Nazareno ang laman ng puso natin. Alam niya kung nahihirapan tayo. Alam niya kung nabibigatan tayo sa buhay. Alam niya kung puno ng pighati ang buhay na meron tayo. At alam din ng mahal na pong Jesus Nazareno kung paano pagagaanin ang bigat na buhay ng buhay na meron tayo. Kaya nga mga kapatid, sa buhay na ito, magandang tingnan na meron tayong Diyos na tunay na nakakaalam kung sino tayo, ano ang nararamdaman natin, ano ang hirap natin. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang taong lumalapit ng may pananampalataya ay lagi niyang inaakay sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ilapit natin sa Panginoon yung mga bigat sa puso natin, ang mga hirap sa puso natin, dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang kasagutan upang gumaan ang lahat ng problema, pagsubok, bigat na ating hinaharap sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalahanan po tayo na ang bawat isa sa atin, no, tinatawag na maniwala at magtiwala at makakaranas tayo ng milagro na nagmumula lamang sa Diyos. At ang milagro na ito ang magtuturo at magpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin, alam ng Diyos ang laman ng ating puso, kilala ang bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay niya, ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkaloob niya sa atin. Ang ating panalangin, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Panginoon, aming andalangin.
at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may hain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maintapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Pasko. Panginoon, alina at tumarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa kabay ng mga mahihirap. Panginoon, idigtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa ipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa kabay ng mga mahirap. Panginoon, idigtas mo ang iyong bayan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 7, 2023, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hidigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.